Upang ikaw ay umakit ng enerhiya ng pera, importante na maging maingat sa mga sasabihin o mamumutawi sa iyong bibig. May mga negatibong pangungusap na may kasama na ganitong salita. Hindi ko kaya, hindi ko alam, at siguro na siyang naglalayo sa atin sa kaunlaran at kasaganahan sa pera. Sa kabilang banda, ang ilang mga salita ang siyang nagsisilbing lakas para pumasok ang kasaganahan at prosperidad. Ito ang mga password o secret code upang umakit ng enerhiya ng pera. Iniisip mo ba kung ano ang mga ito, Kalaurel? Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Una, ang salitang tagumpay ay ang pinakamalakas at madalas na ginagamit sa maraming pangungusap. Sabihin ito palagi, ako ay magtatagumpay. Ang tagumpay ay papadating na. Ganoon lamang ito kasimple, ka Laurel. Kailangan na mamutawi sa ating bibig ang mga salitang mas maiintindihan natin at sa sarili nating wika o lingwahe. Ito ang siguradong magdadala sa atin sa tagumpay. Pangalawa, maraming mga tao ang bihirang ina-associate ang salitang kaligayahan sa trabaho. Pero ito ang isa sa pinakamalakas na magnet ng kaligayahan. Dahil kung gusto talaga natin ang isang bagay, tayo talaga ay ganadong gawin ito. Kapag ikaw ay nababayaran o nasusolusyonan mo ang isang problema, lagi mo itong sabihin sa sarili. Gusto ko na gawin ito o mahal ko ang aking ginagawa. Huwag panghinaan ng loob na ibahagi ito sa iba. Pangatlo, umaakit ng yaman ang sino mang mahilig banggitin ito. Sabihin mo lamang sa sarili na mayaman na ako o papunta na ako sa pagyaman. Ito ang positive affirmation natin sa araw-araw. Ito ang pinakamalakas na password natin upang akitin ang pera at padaluhin ito papunta sa buhay natin. Mas madalas ka mag-isip at magsalita patungkol sa yaman, ay mas lumalapit ito sa iyo. Pang-apat, samahan ang kasaganahan na may mga salita na ang kahulugan ay pasulong o paabante. Susulong na ako. Ako ay magpapatuloy pa. O ako ay hindi titigil. At lalabas din ang solusyon sa problema. Ito ang password para sa pagkakita ng mga solusyon sa problema. Sabihin lang ito kapag may kinakaharap kang problema. Panglima, kapag sa tingin mo naman ay hindi ka pinabura ng tadhana sa araw na iyon, ay sabihin mo lamang ito. Hindi man ako sinuwerte ngayon, ito ay papabor at babalik naman sa akin sa susunod. Huwag tatapusin ang araw sa pagsabi ng malas ako, pangit ang araw ko, minalas ako ngayon. Imbes, tapusin ito sa pagsasabi ng hindi man ako sinuwerte ngayon, ito ay papabor at babalik naman sa akin sa susunod. Yan ang mga salita na dapat mong tandaan at i-practice na sabihin sa araw-araw. Ito ay nasa sarili nating lingwahe upang mas tumagos sa ating isipan at puso at talagang matupad sa ating buhay. Tandaan na anuman ang ating sabihin, ito rin ang siyang mangyayari. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.